inyo ng mga kwentong bubusog sa inyong mga puso. At ito nga ang mga istorya ng pagbangon, pagsusumikap at pag-abot sa pangarap. Sama-sama nating buuin ang saya ng Pasko dito sa... Salamat po! Sa asawa ko, sobrang ano rin ako na sumakasaludo, mahanga. Kasi alam niyo na nung nagsama pa lang kami, hindi niya ako tinignan sa dahil ganito ako. Siguro nakita niya yung kabatid ng puso ko kung gaano ako ka-pusigod sa buhay din. Minsan nga ako pa yung galit na galit pag kami nagtumatawa sa kanya. Lagi ako nasa likod niya eh. Alam niya din yon na hindi ko siya pababayaan sa lahat ng laban. Alam niyo ba na meron tayong isang katropay na nakasagap ng chika? Tay, kung may gusto ko yung gawin kasama si Mami, ano yung gusto niyong gawin? Siyempre, gusto ko rin siyempre siyang i-date. Siyempre, pagka namin hindi nagagawa yung parang ma-experience namin. Gusto ko mag-date tayo. Tara, wish granted! At dahil dyan... Sa besperas ang 24, uuwi para magsalo-salo. Kahit ang bago lang ay kwento, basta't magkasama tayo. Sila, Kuya Marlo. Oo nga. Ito kay Marlo. Hello po. Kumusta po kayo? Masisira po. Hello po. Ma'am, hello po, ma'am. Ayan. Kasi nabalitaan namin, kumakain daw kayo rito. Sakto, gutom tayo. Gutom tayo. Oo nga eh. Ayan. Na, kumusta naman po? Naiyak lang sa akin. Bakit? Ba't kayo naiyak? Nga. Kasi ano yung yata doon yung... Ang tagal ko na rin kasi... Ang tagal ko... Yung parang gusto kong gawin sa asawa ko, yung i-date siya, yung kami dalawa lang, gusto kong gawin na. Parang, kasi, alam mo, naging pangarap kong gato na parang sa isang sosyal na kaina. Alam niyo, parang naramdaman mo yung sobrang yung space ng love. Na parang ganun. Hindi pangarap ko talagang gawin sa kanya, na parang surprise. Ito naman, hindi naman natin alam, no, na ganun pala yung pangarap ni Kuya Marlo. Baka merong ibang being, no, na... talagang sinadya na parang siya ang nakakaalam kung ano talaga yung gusto mo. Kaya ito yung nangyari siguro ngayon. Iba yung pagmahal na dipin sa amin, pagkasiga sa mga anak ko. Doon palang panalo na ako. Hindi niya yung kasabi ng ibang tao, hinarap din niya. Masusunod yung support, hindi niya ako. Parang ginampanan niya din talaga yung bilang ako isang asawa, yung tungkulin niya sa akin na bilang asawa, ginampanan niya sa pamilya namin. So, sobrang doon. Sumasaludo ako sa asawa ko talaga. Paalam mo, mahal na mahal ka namin. Nandito lang kami hanggang dulo. Lagi kami nakasuporta sa'yo. Hindi ka namin iiwan. Si Tristan, may ilalabas. Ano ba ilalabas mo? Sabay-sabay tatanggapin ang tagumpay. Ayan! Bakit parang naiiyak ka? Gusto ko siya ma-meet. Hindi kasi parang... Yun nga yung sinabi ko, gusto ko yung sinaluduhan niya nga yung asawa niya. Kasi parang... Iba yung may support system ka talaga na ganun. And yung pinagdaanan niya, like naalala ko na naman yung from the first day na talagang binababaan siya ng mga pasahero niya. Eh gusto lang naman niya maghanap buhay. Tapos nakikita ko yung mga pictures, yung anak nila na mga anak nila, yes. Ganun. Parang... We're rooting for you po, Kuya Marlo. At saka ramdaman kita sa mata niya kung gano'n siya kabuting tatay sa family niya. Mm. At sa asawa niya, di ba? In fairness. Kaya nga, di ba, nung dumating kami ni Tristan, talagang naiyak sila eh. Kasi, isipin mo, hindi pa sila tapos kumain. Makikikain pa kami. Parang dapat ini-enjoy na nila yung moment. Ini-stopo pa namin eh. Pasensya na yung mga pa. Pero ba't gano'n? Si Tristan absent, pero andito ka kahit na nandun. Kumakain pa si Tristan hanggang ngayon eh. Kasi isang buwan yata hindi kumain yun, ayaw niya kumakain. Pero ayan, syempre, nung na-meet namin si Kuya Marlon, talagang... Ano siya eh? Ano matawag? Genuine ba? Sobrang totoo niya. Pagka kinausap mo siya, kung paano kinausap niya yung nag-i-interview sa kanya dito para sa atin, ganun din siya kausap.
napaka-inspiring talaga. Totoo yan. Nakakatuwa yeah. naman. Kaya naman bukas, abangan natin ang karugtong ng kwento ni Kuya Marlon. Tingnan natin kung magpapalibre kami ng pagkain. Papasok ako bukas para matapos na yung kwento. Abangan ang iba pang kwentong susundan natin dito sa Salamatch Post. At mga katropay, ang love team naman na Zach Ham at Rob Sin ang pasok sa huling apat na player sa The Chosen One Soap Opera. Pero dahil ang Zach Ham ang naging delikado sa huling botohan, sino kaya kina Zach at si Ham ang matutugi at maliliguak sa kwento sa Sabado? Yeah. Siyempre, pagkatapos naman po ng tsugihan, ay makikilala na natin ang top 3 o ang huling tatlong player na mananatiling buhay sa kwento. At siyempre, bumoto po kayo para makilala na ang kauna-unahang The Chosen One. Abangan po yan sa Sabado 8 PM pagkatapos ng Pie Christmas Serie. Ayan. Yeah, at maraming salamat po sa isang araw na pagsalo nyo dito sa amin na Kabranchkada. Yes, kami ang inyong Kabranchkada na kasama mo lagi sa agahan at saluhan at nandito para saluhan kayo sa inyong pananghalian. Kaya kita-kits ulit bukas. Abangan ng isa na namang pamimigay ng aral, impormasyon at puso. 17 days na lang po mga katropa. Ay Pasko na! Yay! Yay! At mga Kabranchkada, kami pa rin ang Kabranchkada ninyo na naglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado. Barangay na, sinog pa, aba, sangka pa. Ito ang Barangay Pansilog! Sabay-sabay ito.